Sa pagkakataong ito ay nais ko ibahagi sa inyo ang may kinalaman sa tatlong versikulo muli na nagpapakilala kung ano ang nais ng Diyos sa buhay ng sinamang tao. Alam niyo po, sa buhay natin ay napakaraming desisyon na ginagawa tayo. We make minor and major decisions. And some decisions that we make ay nagbibigay po ito ng very significant no, na impact sa ating buhay. Na pag sinabi kong isang, kumbaga, significant impact sa buhay natin, ibig sabihin ay naapektuhan po nito yung buhay natin ngayon at yung buhay natin sa hinaharap. Alam niyo po, ang mga talatang ito ay sinulat po ng mga pantas na lalaki. Naniniwala ako na ang sumulat nito ay si Haring Solomon dito sa Aklat ng Kawikaan, versikulo 1 hanggang 3. Ang sabi po doon, mga minamahal na kaibigan, ay ganito. Ang mga plano ay ginagawa ng mga tao. Pero ang Diyos ang merong huling salita sa lahat ng mga plano. May mga plano na maganda ang ating pananaw. Mabuti ang ating pananaw sa kanila. Pero ang Diyos ang siyang tumitimbang ng ating mga nasa o mithiin sa mga plano ito. Kung kaya nga italaga mo ang lahat ng plano mo sa Panginoon, at ang lahat ng plano mo ay magtatagumpay. Nahiniwala ako, mga minamahal na kaibigan, na one of the gifts that God has given us is the gift of choices. The gift of choice. The gift of making decisions, minor and major decisions. And these decisions that we make, in most cases, we look at them, we see them as what? As very good. As very satisfying in our own eyes. We are pleased. We are made happy. But the Bible is very clear that in all of our choices, in all of our decision makings, God has the last to say. God has the last word. And He weighs our intentions, our motives. Ganun kahalaga ang motibo, yung intensyon, kung bakit natin gustong planuhin ang isang bagay na kagaya nito at kagaya niyan. At kung sakaling meron man tayong plano sa buhay, ang sabi ng Panginoon, gusto ko na iyong i-commit italaga ang lahat ng planong ito sa akin. Kasi ako ang nagbibigay ng tagumpay, ako ang nagbibigay ng realisasyon sa lahat ng mga planong yan. Alam nyo, may mga karanasan tayo na we cannot really decide because we are blurred by what we see around. Our eyes have been corrupted, our thoughts have been destroyed by the stigma of sin. Nahihirapan tayo magdesisyon. Hindi natin kung ano ang gagawin natin sa buhay natin. But the Bible is very, very clear that only God can give us clear sight. Kaya nga, mga minamahal na kaibigan, kung may plano ka sa buhay, you plan for your career, you plan for your life partner, you plan for friends, you plan for a certain place that you want to stay for life, napakaganda na ang unang gagawin mo ay consult mo ang Panginoon. Kasi siya lamang ang pwede magturo sa iyo. Kumbaga, you walk according to God's purpose. You walk according to God's blessings. You walk according to God's will. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga, this is the will of God that you pray and you take Him. Why? Because everything belongs to Him. Kaya nga, mga minamahal na kaibigan, you can make your plans in life. But always make God as the last one to say. And whatever you do, God wants us to submit all these plans to Him. And God has promised, I will bless you. I will bring you into that success, the kind of success that I want for my children. Good morning, and God bless us all.